Magandang araw mga sir at ma'am ko. Welcome to my channel. For today's video ay magta-transplant tayo ng asparagus. So yung asparagus natin ay mahigit 2 weeks na. So yung asparagus natin ay hindi galing sa seeds kundi galing siya sa isang puno ng asparagus na ginawa natin, in-split natin para siya yung gagawin nating planting material ngayong araw. Kaya mga sir at ma'am ko, samahan niyo po ako sa pagtatanim ng asparagus. Ito yung pangalawang set ng aking asparagus plant na tinanim. Ito ay pa 5 month old na. At dito tayo kumuha ng planting material na itatanim natin ngayong araw na ito. So paano ang ginawa natin? So nag-sacrifice tayo ng ganitong 5 puno. Binunot natin, then in-split natin para makapag-produce ng 33 seedlings or planting material. So ang na-split natin before ay 36, kaya lang hindi nakasurvive yung tatlo. So 33 lang yung nakuha natin. So mas advantage yung pag-split ng asparagus kasi kung sa buto tayo kukuha ng planting material, it will take 2 months bago natin siya ma-transplant at wala pang isang dangkal yung planting material natin. So mas maganda ito kasi mas stable na yung ating planting material, then medyo may edad na rin pagka na-transplant natin. So yung ating itatransplant ngayon ay mahigit 2 linggo na siya. So samahan nyo ako guys sa pagtatransplant ng asparagus plant. Yung paglalagyan ng ating mga asparagus seedling. Ayan. So 25 pieces yung ating itatanim na seedling sa garden bed na ito. Then bago natin itanim yung ilagay yung ating asparagus ay lalagyan muna natin siya ng basal fertilizer. So ang ilalagay natin na fertilizer ay yung tinatawag na triple 16 or Yara triple 16. So ito yan. Yan. Sa bawat hukay, lalagyan natin ng isang takip ng Softex na fertilizer. So ganyan karami yan, mga 10 milligram. So ilalagay natin sa hukay. Then pagkalagay, lalagyan natin ng compost para pag tinransfer natin yung ating planting material ay hindi direktang tatama sa ugat ng ating asparagus na pwede maapekto dun sa ating planting material. Habang lumalaki yung ating asparagus, lumalawak yung ugat niya, then maabot na ng asparagus plant yung fertilizer, ay merong kagad na available na pagkain yung ating asparagus para lumaki at yumabong yung ating tanim na asparagus. So kung mapapansin nyo, yung root system ng ating asparagus masyadong malawak. Biro mo, 2 week old pa lang to. Yung ugat, ang laki na kaagad. Okay, so ang gagawin natin,
So, ang pagitan ng ating seedling ay ang pagitan ay dapat ang standard ay 18 inches. Pero ang ginawa ko dahil kulang tayo sa space, ginawa ko lang siyang 14. Kasi yung iba ang ginagawang space ay 12 inches lang bawat puno. So ako ginawa kong 14. Then ang medyo mahirap lang dito pag sa softing tayo nagtanim kasi ni-recycled lang natin to eh. Hindi siya basta-basta nabubunot. Kung mapapansin nyo, medyo pa-cone shape, inverted yung ating tanim. Okay. Paganyan. Parang pa-pyramid. So mahirap siyang bunutin. Tingin nyo, 2 week old pa lang, after nating ma-split yung ating puno, ganito na kaagad yung ugat. Didiin na lang natin ng konti. Kung mapapansin yung lupa natin, medyo buhaghag. Kasi nga, ito ay compost, then garden soil, then meron tayong nilagay na ipa. Then, nung hinukay ko siya, akala ko tuyo, pero ma-moist yung ating lupa. Kasi ang isang karakteristik ng compost ay nagre-retain siya ng moisture. Madali siyang mag-drain pagka malakas ang ulan, pero nagre-retain din naman siya ng tubig. Kaya bagay na bagay sa ating asparagus. Ang asparagus natin ay drought resistant. So, darating yung summer, El Nino daw. So, wala tayong magiging problema sana sa pagpapatubo ng ating asparagus. So, ano yung variety ng ating asparagus seeds? Ayon sa aking nabilan, ito ay made from Taiwan. Then, pinakita sa akin yung sachet na pinaglagyan. So, non-new brand to. Yung seeds natin ay non-new. A reputable seed company. So ito, pagtatamin na natin uli, i-recycle ulit natin itong ating pot na to. Nagre-recycle tayo ng mga plastic, salip na itapon natin sa dump site o sunugin. So much better na gamitin natin pantanim. At the same time, nakakatulong tayo sa environment. Thank you.
Dito naman tayo sa 10 na punuan namin kapanin. So ito yung pangalawang itong plot na to. Ito yung pangalawa kong tanim. Siguro tinanim ko to mga August. Dito ako kumuha ng planting material na in-split ko yung crown. Ito yung asparagus spear. Ito yung nabibili sa mga supermarket. So maliit pa lang siya. So ang tamang size ito ay sinlaki ng pencil size or 1 cm in diameter, much better. So pwede na kainin niya, kaya lang baby asparagus pa lang. Pero naghihintay tayo ng 6 to 1 year bago mag-start mag-harvest ng asparagus. Natapos na nating i-transplant yung ating asparagus. So, maghihintay na lang tayo ng 6 hanggang 1 taon bago mag-start mag-ani ng asparagus spear. Ang kagandahan dito sa ating asparagus, isang beses ka lang magtatanim at pwede kang umani ng asparagus spear sa mahabang panahon. Yes, isang beses ka lang magtatanim, kaya niyang mabuhay ng 20 to 30 years or higit pa. So, ang kagandahan ng asparagus, low maintenance siya and drought resistant at tamang-tama sa padating na summer, mabubuhay ng maayos yung ating asparagus plant. Kaya mga sir at ma'am ko, maraming salamat sa pagsubaybay ng aking video. Please like and share
And subscribe na rin para matulungan nyo namang lumaki yung aking channel. Magandang buhay and God bless us all.